welcome Doc Jean Constantino Yap. Yan. Thank you, Miss Janine. Good morning po sa inyo pong lahat na palagi namin kadate sa araw-araw. Sana po huwag kayong magsasawa na nakikinig dahil kahit pa ulit-ulit nyo kaming naririnig at nakikita. Alam ko pong magiging pagpapala po ang bawat araw na kasama namin kayo. Ngayong araw po, gusto kong i-share sa inyo yung testimony ng isang tao na malapit po sa akin. Hindi po ito personal testimony, but sa isang tao na sabi niya hindi pa daw siya ready na mag-testimony ng siya mismo. Kaya sabi niya, ako daw muna. So ito pong tao na to ay malapit talaga sa akin unang-una. Pasyente ko siya sa clinic, syempre. Meron siyang magandang smile na kagaya nyo, gusto ninyo plugging, no? Pwede kayo pumunta sa clinic. Pasyente ko po siya. Pangalawa, siya po ay church member namin at isang active leader ng mga kababaihan. At pangatlo po, siya yung naging daan para makapasok ang asawa ko sa government, as a government employee. We are in constant communication. Araw-araw yan. Minsan, kahit pumustahan lang. One time nagulat ako, meron siyang private message sa akin. Sabi niya, Doc, please pray for me. Nag-positive ako sa rapid test. And then that time agad, nag-swab test siya at talagang positive. Nagulat siya kasi asymptomatic siya. Sabi niya, malakas ako. Pwede i-consider na frontliner, pero dahil po sa age niya, hindi pa naman siya senior, pero sila yung mga hindi na pinapasok, work from home. Kaya wala siyang saan ko nakuha yung virus. Yun ang tanong niya. So, from that time na nag-message siya sa akin, kahit na sa church alam, kaya nasa prayer list namin siya. Pero kahit na every time na pinag-pray namin siya, parang hindi ako mapakali. Sabi ko, I need to share makakatulong sa kanya yung pure tear natin. So, one time talagang kinausap ko siya, sabi ko, itry mo. Nagulat ako dahil yung pagkaka-explain ko sa kanya, sabi niya agad, sige Doc, bigyan mo ko. Sabi niya. Tapos nung sinabi ko yung presyo, talagang sabi niya, Doc, wala akong ganyang amount na pera. Pero dahil I trust the product, sabi niya ganun, gagawan ko ng paraan. So, para lang po dun sa history ng kanyang swab test, nung May 11, doon siya nag-rapid test. Immediately nag-swab test siya. May 27, nag-second swab test siya. June 1, tsaka ako palang ibinigay yung product sa kanya. So from that day, ang sabi ko, mag-take ka ng 9 cups, 3 sa umaga, 3 sa tanghali, 3 sa gabi, for 1 week po yun, sabi ko sa kanya. Kasi mga June 10 or 11, sabi niya mag-take siya ulit ng pangatlong test niya. So sabi ko, sige, i-ano natin ng 9 cups a day. So, yun nga, sabi ko, i-advise ko na rin siya na merong mga healing manifestations, huwag kang matakot kung ano man mararamdaman mo. First 2 days, sabi niya, okay lang ako. Sabi niya, wala akong nararamdaman kakaiba. Though, may mga, alam mo noon, pag nag-iisa ka, marami kang naka-quarantine kasi siya ilang linggo na. Nandun yung depression na kapag nag-iisa ka, di ba, parang ang dai-dai mong naiisip.
At saka ang sabi niya, nakikita niya yung asawa niya na parang ganun din kalungkot sa kanya kasi very close silang dalawa, lagi magkasama. And then nung mag, ano nga siya, positive, magkahiwalay sila ng tulugan, magkahiwalay talaga kasi mag-isa lang siya. So parang yung inaalala niya rin yung asawa niya. So sabi ko, sige, ganun na lang gawin natin. And then, nung palagi ko siyang kinukumusta kasi nga ganun, pala sabi niya, iba kapag may kausap siya kahit online lang. Kaya ganun ang nangyari. And then after mga nasa middle na siya nung week, sabi niya, Dok, parang ang babaw ng tulog ko. Hindi ko ma-feel na nakatulog ako. Pero hindi naman ako pagod, sabi ko. Yan ang mga sinabi ko lang na mga simple ano yan, nasa healing manifestation ka. Tapos after ng mga 5 days, yung 1 week na sabi niya, Dok, ang sarap na ng tulog ko. Parang kampante-kampante na ako. Sabi ko, sige, mag-ready ka na sa yung pang third test. So June 11 nung matest siya, so talagang excited ako. Sabi ko, hihintayin ko kung ano yung magiging result. June 15, nung bigla akong naka-text, naka-receive ng message sa kanya na sabi niya, Doc, na-release na yung aking result. Nag-negative na yung aking result. So, Sir Clint, pakita natin yung ating mga, yan po siya. And then, nung pagkasabi niya sa akin na, Doc, nag-negative na ako. Ito po, from St. Luke's, meron na siyang certificate. Medical City, meron na po siyang certification na siya ay free na from the virus. Salamat po sa Panginoon dahil ginamit niya ang 4th year para po sa kagalingan ni Ate Cherry. Ayan po yung kanyang dates. And then, sabi ko, Ate Cherry, pahingi ng picture mo para makita ko naman talaga na merong ano improvement. Nagulat ako talaga nung pinadala niya yung picture niya. Sabi ko, pahingi ng old picture. Ako pa yung na-excite kasi ako yung unang nakapansin talaga na nagbago yung itsura niya. Sabi ko, ang galing naman ng effect sa'yo. Sabi ko, ganun. Talagang ibang-iba. And then pinost niya yan sa kanyang FB. Ang dami talagang nakapansin, tinatanong, anong sekreto mo? Bakit naging ganyan itsura mo? That time nakita ko kung paano siya mag-share how fourth year works. Sabi ko sa kanya, Ate Cherry, ito na yung time. Sige, ang ganda ng testimony mo. I-share mo. Ibaha. Ako bahala. Susuportahan kita. So nakakatuwa. Etong parang nangyari kay Ate Cherry, naging ano rin sa akin, naging parang ang ganda ng dating kasi noon pag nagsasabi tayo, nagsishare tayo, ang sabi lang natin, bonus na yung pagiging, yung reverse aging, pero nabaliktad sa akin. Sabi ko parang hindi siya bonus. Alam niyo kung bakit? Yun talaga ang i-work out sa atin ng Pure Tier Placenta. Kasi naisip ko, God made us so simple. Alam mo yun, yung the best thing is to go back to basic and look at how our body functions and maintains itself. Sabi nga kung ang ating cells eh parang bata, parang bago, di ba mawawala lahat ng sakit mo? Kasi bago eh. So ganito ang ginawa ng Purtio sa kanya. Bonus na sa akin ngayon, parang ang tingin ko, bonus na sa atin kung ano man yung medical issues na meron ka at maa-address ng Purtio Placenta. So, sa akin ngayon, ang focus is to reverse aging and all will go well. Maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. Back to you, Miss Janine. Ayan po. Thank you so much, Doc Jean, for sharing that